Ipakita ko na rin to sa inyo guys. Nag-check po kayo ng speaker. Ito, gaya niyan. Wala po siyang reading sa ngayon. Kasi nagka-cutting sound po. No? Pag ginalaw mo itong pigtail na ito, magkakaroon siya. Dito po siya naglulos sa part na ito. Dito mismo. Pinaka-dub terminal niya dito. Ang gagawin ko lang po dyan ay isosolder ko lang po ito, tapos lalagyan ko ng glue dito sa part na to para kahit nagumalaw man siya dito ay hindi nagagalaw rito kundi dito lang. Ganun din ang gagawin ko dito sa kabila, lalagyan ko lang ng glue para sure bolto. Kung mapapansin nyo kasi yung movement nito pag pumalo na gumaganon-ganon po ito, kaya napaputol siya dito. Bali, ang gagawin ko rito ay lilinisin ko lang ito. Tanggalin natin itong kanyang original na dikit. Tapos, isosolder lang natin dito yung banda. Sa part na ito. Actually, pwede nyo rin hugutin ito papunta doon. Yung kanyang pigtail. Kaso, iigsi na ho siya. Kaya dapat dito na lang tayo mag-solder. Kasi pagka hinugot natin dito, pwede naman po hugutin yan eh. Para iurong papunta doon. Yung nga lang, iigsi siya. Yung iba, itong movable, pwede natin ibaba. Hindi lang ang ginagawa ko, binababa ko lang ito. Tapos hugutin ko rito. So dahil ito ay die-cast, ang gagawin natin, isa-solder na lang ho natin siya dito sa part na to. Pero advice ko pa rin po sa inyo guys ay kung may pamalit ho tayong bago ay palitan ho natin ito ng bago. Ang ginagawa ko po dito ay remedy lang. Ginagawa ko lang ho ito pagka wala po akong pamalit. Pagkatapos po nito ay ididikit ho natin. I mean, lalagyan natin ng glue dito sa part na to para hindi siya maputol. Ganyan lang po siya. Ayan na, nai-solder ho natin. Oh. Bago ho natin lalagyan ng glue ito, ay itetest po muna natin kung ito ba ay okay na talaga. Okay. Ito, gaya ng ginawa natin kanina, galaw-galawin natin to. Ito. Ito yung ating sinolder. So far, okay naman. Okay naman siya. Ibig sabihin doon lang talaga yung naputol. Nangyayari ho yung kapag kulang sa dikit yung part na to. Kaya ang gagawin ho natin ngayon para maiwasan yun at na-test na rin ho natin na okay siya, lalagyan ho natin siya ng glue. Yung glue po na ilalagay nyo rito ay dapat yung malambot, flexible, kumbaga. Huwag nyong lalagyan ng epoxy na yung kagaya nito. Or yung plus 5 epoxy. Dapat ho ay malambot para magbabounce siya kahit papano. Kasi kung ilalagay niyo matigas, doon sa part na yon yung malambot dito, tapos dito matigas, yun naman yung mapuputol. Kaya ang ginagamit ko rito po ay glue stick. Glue stick ko natin to. Glare ito. Dito natin lalagyan. Tapos sa kabila, lalagyan nyo natin sa likod nito. Ito, ganun din. Lalagyan nyo natin yan. Saktong glue stick lang. Huwag marami. At pag marami naman, ay titigas siya. Ayan. Tapos dito sa side na to. Dito rin sa kabila po para parehas po silang matibay. Kayo na pong bahalang dumiskarte kung paano po ang inyong gagawin. Basta yan po ay binibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano ang aking ginagawa. Based po ito sa aking experience. Ayan na guys. At yan ay ating pong patutuyuin. Ayan na, okay na po siya. Dito ay nagbabounce naman. I mean, nagmagalaw. So, okay na po ito. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito. At kung ito po ay inyong nagustuhan, ay huwag niyo pong kalimutan like, share, at subscribe.
kung bago ka pa lang po sa aking channel, salamat sa panonood. Pakisubscribe po ang ating channel at pakiclick na lang yung notification bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga video ang gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood.